kapanayin po natin si Attorney Justin Mark Timmy Chipeco, ang mayor ng Calamba City. Mayor, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po sa inyong lahat, sa mga tagapanood po. Good evening. Apo. Good evening po. Mayor, kumusta na po yung vaccination rollout sa inyong pong nasasakupan dyan po sa Calamba City? May data na po ba tayo kung ilan ang nabakunahan at anong brand po yung mga nakarating sa inyong syudad? Well, unang-una po, ang mga nakarating pong mga vaccine po sa amin ay yung AstraZeneca at yung Sinovac. So sinimula po nung ibinigay po sa amin yan, tuloy-tuloy po yung aming mga vaccination hanggang sa pangkasalukuyan. At ngayon po ay kinatapos na rin po namin yung mga second doses ng Sinovac. By next week po, magsisimula na po kami ng second doses ng AstraZeneca. Pero may karagdagang pong dumating po sa aming 2,000 Sinovac ulit. So nagsisimula rin po kami sa panibagong first dose. So siguro more or less baka nakaka mga 6,000 to 7,000 na rin po kami na natuturukan. At yan naman po ay tuloy-tuloy namin pong ginagawa. Apo. Mayor, kumusta po yung kumpiyansa ng ating mga kababayan dyan po sa Calamba City dito po sa bakuna? Well, ang totoo po niyan, ako mismo umiikot ako. No? At siyempre, marami pong mga tao ang palagay ko at na nakakausap ko na natatakot sa bakuna. Kahit anuman po yan. Pero dahil dumadami na rin po, ang unti-unti pong dumadami na rin po no, sa araw-araw ang nagpapaturok, sa palagay ko naman sa mga susunod pang mga linggo o buwan, ang kumpiyansa talaga ay mas tataas pa. So talagang sa simula mahirap. Mahirap magkumbinse. Pero sa katagalan at saka sa pag-iikot din ng mga tao natin sa LGU, sa pagkukumbinse namin sa kanila, lalo po sa mga senior citizen na natatakot po, sa palagay ko naman tuloy-tuloy na rin po ang pagbabaksin po nila. Apo. Mayor, sa iba pa nating issue at kanina naglabas na po ng direktiba ang Department of Tourism, ganyan din po ang IATF na pinapayagan na ang staycation sa mga malalaking hotel dito po sa Metro Manila. Diyan po sa Calamba City, particular po sa Pansol, ay kumusta ho yung mga resort na talagang lagi pong pinupuntahan lalo't panahon po ngayon ng bakasyon? Okay, sandali. Babalikan lang po natin. Okay na, balik tayo. Mayor! Naghang lang po. Pasensya na po, no? Sa palagay ko naman po, ang problema po sa talaga ngayon ay hanggang ngayon ay hindi pa po pinapayagan ng IATF ang pagbubukas po ng mga private resorts. Kaya nga po ko humingi ng konting pag-unawa sa kanila at humingi po ko ng apila na sana po payagan po. Kasi hindi naman po ito yung konsepto na nangyari po sa Caloocan eh. Yung private resorts po, ayan po ay yung mga bahay po na pribado, puupahan ng mga pamilya. So, kumbaga, kung ang staycation nga po sa isang malaking hotel ay pinapayagan, ito naman pong mga private resorts, outdoor pa rin ho to. So, kung maaari nga lang po talaga, kami naman po ay susunod, no? Kung ano ba yung magiging patakaran ng IATF. Kung sabihin po nila sa amin, pwede lang po dyan pamilya. Pwede lang po dyan, taga NCR bubble. Kailangan po, antigen po yan. O ano pa ang kailangan nila, susunod po kami. Kasi sa totoo lang, marami po kung mga kababayan na nandyan sa industriya na yan, talagang hirap na hirap na po. Nakakatanggap po sila ng ayuda, totoo po yun. Ilang beses po sila nakatanggap ng ayuda, binigyan na po namin sila. Pero ang sabi nila, hindi na namin kailangan ng ayuda, kailangan namin magtrabaho. So yun ang aking pakiusap, matinding pakiusap po, pinararating ko po sa lahat ng miyembro ng IATF, susunod po kami, nire-respeto po namin ang gusto nila, kung sabihin nila sa amin, konti lang, okay lang po, basta magbukas lang. Yun po ang sanang apila ko sa kanila. Mayor, meron na ho ba kayong formal na kahilingan sa IATF at sa Department of Tourism para makapag-operate na po yung mga private resort dyan po sa Ang totoo po Labat yan, ako po ay sumulat na noong May 5. Sa regional office ng Department of Tourism. At ako po yung nakatanggap ng sagot na hindi po pinapayagan muna sapagkat yan po utos ng IATF. So ako rin po ay sumusulat na rin po sa kanila, formal po namin inihingi,
At sana nga lang po na i-forward po ng regional office sa ating secretary kay Mama Berna Romulo Puya, at baka naman may consider lang, no? Kasi I have no other way but to tell it to the probably to the media, or you know, I've been trying also to write them, no, in my own official capacity, at sana lang po payagan na nila, maintindihan po nila yung sitwasyon, bigyan po pagtiwalaan po kaming mga mayors dito, no. Alam ko naman malaki tiwala nila sa amin, at bantayan nila kami basta kami po ay susunod po sa kagustuhan nila kung ano man ang maging patakaran nila. Mayor, sa panghuli, panawagan niyo po sa ating mga kaubayan, particular po siguro yung mga nag-aalinlangan po sa bakuna, at syempre yung mga yung sa sektor po, no, na mga resort diyan na ngayon ay talagang umihiling sila na nasana ay magbukas na at magpatuloy na yung kanilang kabuhayan. Well, unang-una po sa ating mga kababayan, sa lahat din po ng Pilipino, no, na nakikinig ngayon, hindi po tayo mawawala sa pandemyang ito kung hindi po tayo magtutulungan at magtitiwala sa mga marunong. Ang sinasabi po nila, mahalaga ang bakuna. Ang ibang bansa po ay halos bukas na kahit may nabakunahan na po sila. Alam ko may problema po tayo sa supply sapagkat global problem po yan. Pero kung meron po tayong pagkakataon, wag ho nating sayangin. Sapagkat yung pagkakataon ngayon, baka yan ang makakabuhay sa atin. Marami na rin po kong kilalang nasawi sa COVID at ayoko rin pong mangyari sa mga mahal sa buhay po natin. So pakiusap ko po, pag may pagkakataon po tayo, kunin po natin. Wag na ho tayong mamili kung ano mang bakuna po yan. Ako po, Sinovac ho ko. Sapagkat sabi nga nila, natatakot po sila. Huwag mo kayo matakot. The best vaccine is the one that is available in front of you. Take it when you can. At doon naman po sa mga kababayan ko, pagpasensya niyo po, konting taste na lang po. At ginagawa rin po namin ng pamamaraan kung sakali, lalo po doon sa mga resort po at sa mga kasama sa industriya na yan, naintindihan po natin ang hangarin ng gobyerno, protektahan tayo. At tayo po ay gumagawa ng paraan para naman po magkaroon ng win-win situation o win-win solution para sa ating lahat. Okay, Mayor, salamat po sa inyong oras. Ingat po kayo. Magandang gabi po sa inyo. Maraming salamat po at magandang gabi po. Maraming salamat po sa pagkakataong ito. Thank you very much. Okay, yan po si Calamba City Mayor Timmy Chipeco.